po ay si Dr. Alejandro Bimbo Diaz, isang neurologist and psychiatrist. Ang tubig ay alam naman natin na vital. Hindi tayo mabubuhay without water. Nangangailangan ng physiological amount of water para mag-function ng tama. Kung kulang yon, it can lead to conditions, disorders like dehydration, and that is usually ang estimate natin, 8 to 10 glasses of water is okay. Pero kung physically active ang tao, like gym, tumatakbo, nabibilis walking, nire-recommend ko na mas itaas ang pag-inom ng tubig. Pero ano nga ba ang parte ng ating katawan ang natutulungan ng pag-inom ng tubig para mag-function ng maayos? So, yung kidney, very important yan sa pag-release ng toxins, mga waste products ng katawan natin. Kailangan tama-tama ang amount ng water na iniinom para yung blood flow ay nasa tamang functioning din. Ganoon din sa utak. Importante yung tamang amount of water. It demands 20% ng blood flow, ng daloy ng dugo. It's also dependent among all other things sa tamang hydration. Sa tingin nyo ba may naidudulot ang sobrang pag-inom ng tubig? Anything that is very low is bad, but also anything that is in excess is also bad. Advice ko sa pag-inom ng tubig, dapat in divided doses. Hindi naman yung kanyari, yung 2 litro, ubusin mo na agad ang isang inuman lang. Hindi. We should give time for our body to take it and make the adjustments. Pag sumobra naman ang tubig at biglaan, napakabilis, pwedeng biglang bumaba ang sodium. And that led to seizures. Very important na huwag yung saksakan ng bilis ang pag-intake ng tubig. Ano-ano ba ang symptoms ng dehydration? Madali silang mapagod. Pwede sila panghinaan ng katawan nila. At kung masyado silang dehydrated, pwede ito maging mixed abnormal na pag-function ng some organs sa katawan natin. Like yung kidney, yung puso, even yung utak. Paano nga ba malalabanan ng tubig ang COVID-19? Lalo sa panahon ng COVID-19 era, is a regular cleaning ng katawan natin. Kung magitan ng regular na paniligo, ang problema yung virus is invisible, hindi natin nakikita yun. So, wala tayong magagawa. Every time we touch surface, alam naman natin yung virus. Pwede mag-last ng hours to even days sa hard surfaces. So, most important thing is tamang paggamit ng tubig sa pamamagitan ng paghugas ng kamay. Yung tamang duration, 20 seconds at least. Dahil summer time na ngayon, gusto lang natin i-conserve yung tubig. So, advice ko na pagka sa gripo, maghugas ng kamay, habang sinasabon ng kamay, ipatayin mo muna tubig, huwag yung tuloy-tuloy. At pagkatapos na pagbadlaw, hindi mo hahawakan yung pagsara. Ako ginagawa ko, itong ginagawa ko, o kaya ibang gagawin. Lalo sa panahon ng COVID-19 era, it's very important yung tamang pag-inom ng tubig para well-hydrated ang katawan. Doc, maraming salamat po sa pagsagot po sa aming mga katanungan. Sa panahon ngayon, importante na maging malinis at hydrated tayo upang makaiwas sa sakit. God bless you po. At sa lahat po ng mga frontliners dyan, pinagdadasal po namin ang inyong kaligtasan.